excited na po ba kayo na iganap ang VBS The Lost World ninyo sa church ninyo ngayong summer? Mas maigi siguro kung ang VBS ninyo ay may kasama kayong malaking life-size na dinosaur na kaaliwan ng mga bata sa inyong church. So, ang problema, paano po ninyo gagawin yung dinosaur na yan? Kami po sa CSM, ginawa po namin yan, trinay namin, at nais namin ibahagi sa inyo kung paano siya gagawin. Ang first step, make a skeleton out of scraps. Ang ginawa po namin ay nangolekta kami ng mga bakal, tapos winelding po siya upang maging skeleton ng dinosaur. Yung taas ng bakal na yon ay lamp po siya na functioning, kasi ang balak po namin, yung lamp na yon, yung bibig niya ay umiilaw at saka yung mata niya. So, yung lamp na yon ay lumang lamp na pero gumagana. So, baka gusto niyo pong gumawa ng long neck na dinosaur, maganda pong idea yan. You can ask help from the men sa church ninyo para tulungan po kayong weldingin yung frame ng dinosaur na yan. Okay, number two, step number two, create a body out of cardboard papers or carton. Kung meron pong mga lumang boxes po sa church ninyo or meron kayong mga church members na may tindahan sila, baka meron po silang used cardboard papers or cartons po na po pwedeng yun ang panghulma ninyo sa body ng dinosaur. Ang ginawa po namin ay in-imagine namin yung ang hulma ng long neck dinosaur na yan, at saka pinagpatsa-patsa namin yung carton according to the shape ng long neck dinosaur na yan. So, dapat maganda po, ma-involve po natin ang mga artists sa church ninyo to help you make that dinosaur. Ginamit po namin na pandikit ang packaging tape. Pwede rin masking tape, pero packaging tape po ay napaka-malakas ang adhesive niya. So, maganda siyang pangkabit sa mga cartons na yan. Ang ating third step ay cover the dinosaur with paper and starch. So, paano po yan? Mas maganda po meron tayong gawgaw. Siguro mga 1 kilo ang dami ng gawgaw na yan. Lutuin nyo po yan sa mainit na tubig. And then yun po ang gagamitin natin, glue, para sa buong dinosaur. Yung mga papers po na yan, cut nyo po yung papers into little strips. Mas maganda po mas maliliit yung strips para mas madali siyang dumikit sa dinosaur. Ayan. So, mas maganda po yung i-coat po natin yung dinosaur ng 4 to 5 layers. And pagtapos na po yung 4 to 5 layers na yan, let it dry for 2 to 3 days para tumigas yung dinosaur. So, yung ulo niya, medyo mahirap siyang coveran ng paper lang. Mahirap hulmahin yung kanyang mata at saka ilong using paper lang. So, ang ginamit ng aking kasamang artist dito ay modeling clay. So, ginawa niya ito ang modeling clay. Linagay niya, hinulma niya ang mata ng dinosaur. Tapos, kinoveran niya ng Elmer's glue. So, you can do that sa dinosaur ninyo. You can use yung hair dryer para madaling matuyo yung modeling clay na tinapala ng Elmer's glue. Tapos yung mata niya, linagyan ng aming kapatid ng Jolene na napulot niya. Number 4, paint the body. Gumamit po kami ng water-based paints para makulayan namin yung dinosaur. Ang ginamit namin sa base color ay brown, white, and black para maging mocha brown yung color ng dinosaur.
naglagay kami ng mga highlights using dry brush para ma-highlight yung mga curves ng dinosaur. Tapos gumamit kami ng brown and black color for the shadows ng dinosaur, yung mga singit-singit niya, dapat medyo dark 'yan. And then, meron po kaming green spots niya ng dinosaur para meron po siyang texture. Kasi kung mapapansin niyo, plain color lang po siya kung wala siyang medyo green. So pag medyo green siya, parang mas may dimension yung kulay ng skin ng dinosaur. Parang ang daling gawin, no? Pero don't do this alone. Mas ma-enjoy niyo pong gawin yan pag may mga kasama kayong friends at saka churchmates na pwedeng tumulong sa inyo sa paggawa ng life-size na dinosaur. So, God bless and enjoy your VBS!